Ako si Dr. Ronald Francisco, isang tanyag at mahusay sa larangan ng medisina. Ginawa ko ang kwentong ito hindi upang magpasikat. Mas tamang sabihin na nais kong ikumpisal ang isang sekreto na matagal ko nang pinakaingat-ingatan. College student pa lamang ako noon nang pinagtagpo kami ng tadhana ng unang babaeng lihim kong minahal. Siya, si Rebecca. Tumibok din ang pihikan kong puso. Marahil ay naakit ako sa malaporselana niyang kutis, sa mapulang labi at katawang karapat dapat tapunan ng pangalawang tingin dahil sa perpekto nitong hugis. Nakadagdag pa ang mapungay nitong mga mata. Halos lahat ay nakatuon sa kanya ngunit wala pa rin siyang imik. Hanggang sa malaman namin ang kanyang sekreto. Isa siyang pipi. Ang labis na paghanga ng ilan ay tila biglang naglaho. Napalitan ng bulong-bulungan at impit na tawanan. Tulad ng inaasahan mula noon ay naging sentro na siya ng tuksuhan, pinagtatawanan at tinahamak. Paano ka magiging doktor niyan kung pipi ka, Miss Rebecca? Hindi pangalan mo nga, hindi mo mabanggit. Paano ka magre-reseta ng papayo sa mga pasyente mo? Kawawa ka. Sayang. Ang ganda mo pa naman. Umuwi ka na lang at magtanim ng kamote sa inyo. O kaya magpakain ng baboy na mapakinabangan ka naman ng magulang mo. Unang pagkakataon na nakita ko siyang umiyak. Sinundan ko siya at nakita ko siyang nakasandal sa may malaking puno ng akasya. Tahimik na lumuluha. Sinubukan kong lumapit ngunit nakita niya ako. Bago pa man ako makapagsalita ay inilagay niya ang kanyang hintuturo sa tapat ng kanyang mga labi. Alam ko ang ibig sabihin noon. Kailangan kong manahimik. Hindi ko alam kung namalikmata lamang ako sa aking nakita bago siya mabilis at tumalilis palayo sa akin. Parang tila kumulot ang mahaba at tuwid niyang buhok. Napansin ko rin ang pagputi ng ilang hibla nito. Kasalukuyan kaming nasa bleacher ng aking mga kaibigan. Hey, pare. Balita ko, itong isang kaibigan natin na tumitibok na ang puso. Guess what, kung kanino guys. Oh come on, huwag mong sabihin niya dali ka ng isang pipi pare. Hindi na nila ako tinigil ang alas kahit ng mga oras na iyon hanggat hindi ko sila sinasagot. I'm not in love with that pipi girl. Oo, maganda siya. Pero na naman ang silbi niya kung hindi ko naman maririnig ang mga halinghing niya. Mayabang kong sagot sa kanila. Sinungaling ako. Oo, hindi ako naging tapat sa aking tunay na nararamdaman. Hindi ko siya kayang ipaglaban. Nahihiya ako na amining umiibig ako sa isang may kapansanan. Doon na nagsimula ang higit na kalbaryo sa buhay niya dahil pinanindigan ko na ang lahat na nasabi ko kila Alex. Kasama na ako sa mga estudyanteng hindi matahimik hanggat hindi nakakaalipusta ng kapwa. Hanggang isang araw ay pinatawag na kami sa guidance office. Nagsumbong pala siya sa lahat ng katarantaduhang ginagawa namin sa kanya. Suspended kami for 2 weeks, kaming apat nila Junior, Alex at Eric. Lalo silang nagalit kay Rebecca. Wala akong magawa. Hindi ko man lang siya maipagtanggol. Sumumpa sila na gagantihan ng kawawang dalaga. Nagplano kami hanggang sa makita ko na lamang sarili ko na tinutulungan sila na mahanap ang tinutuluyan niya. Swerte namang bakante ang katapat ng silid nito kaya walang alinlangan na binayaran namin ang kwarto at nagpanggap na matitinong boarders sa may-ari ng bahay. Natural na gulat ang naging reaksyon niya na makita kami doon. Bakit? May reklamo ka ba, miss? Siya nga pala. Kami ang bago mong boardmates. Pahabol na salita ni Alex bago siya tuluyang makapasok sa kanyang kwarto.
Nagiinuman kami gabi-gabi at sinasadya namin ang labis na pag-iingay, malalakas na tawanan at madalas ay si Rebecca ang ugat ng usapan. Alam ko, narinig niya ang lahat ng aming pinag-uusapan. Naiinis na kaya siya. Isang gabi ay nalimpungatan ako at nakaramdam ng uhaw. Bumangon ako at nagtuloy sa kusina na makarinig ako ng tila mga bulong. Pinakinggan kong mabuti. Mula iyon sa labas. Tama ako. Galing sa katapat na kwarto ang ingay na naririnig ko. Sinubukan kong lumapit at dinikit ko ang aking mga tenga sa pinto. Boses ng babae ang aking naririnig. Sa pagitan ng mga salitang hindi ko maunawaan ay tila ito umuungol. Napangiwi ako. May kasamang babae si Rebecca sa kanyang kwarto 10 oras ng gabi at tumuungol. Umalis ako at marahang bumalik sa aming silid. Hindi yata maitinatagong maitim na lihim ang babaeng iniibig ko. Kinabukasan, nagising ako sa malalakas na tawanan ng tatlo kong kaibigan. Lumabas ako at tiningnan kung ano ang kanilang pinagkakaguluhan sa labas. Keep silent. Iyan ang karato lang nakasabit sa pinto ng silid ni Rebecca. Alam nyo, mga pare, dapat nga siguro patahimikin na natin ang babaeng to. Oo nga, ituloy na natin ang major plan. Operation paghihiganti sa babaeng pipi. Sunod-sunod na tura ng tatlo. Sinubukan namin buksan ang kandado ng kabilang kwarto. Hindi kami nahirapan sa bagay na iyon at mabilis namin itong nabuksan. Ang pintura ng pader ay kulay itim. Ang kama, unan, kumot at kortina ay gayon din. Sa tabi nito ay may isang maliit na mesa na gawa sa salamin. Kulay itim din. Shit. Anong klaseng nilalang ba nakatira sa lugar na to? Nako, baka may lahing mangkukulam. Napatingin kaming tatlo sa tinuran ni Alex. Pare, sa panahon ngayon, naniniwala ka pa sa mangkukulam? Tara na, tumatakbong oras. Marami pa tayong kailangang gawin. Sabi ni Junior at nilisan na namin ang weirdong silid na iyon. Nagpunta kami sa funeral parlor na pagmamay-ari ng pamilya nila Junior. Naabutan namin doon ang imbalsamador na pawis at tila balisa. Mangkanor, okay na ba yung request ko sa inyo? Sir Junior, sigurado ho ba kayo dyan sa gagawin nyo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito mahalata ng mga kaanak. Akong bahala sa iyo, manong. O sige, bahala kayo. Diyos kong mga bata kayo, oo. Tawagin nyo na lamang ako kapag tapos na. Pagkaalis na pagkaalis ni Mangkanor ay nilabas ko na ang lagari. Sariwa pa ang bangkay na nakahimlay sa kama. Iyon ang bagay na aming sadya kung bakit kami napunta sa Heaven's Funeral Parlor. Ang lapas tanganin ng walang kamalay-malay na patay. Balak lang naman namin nakawin ang isang binti nito. Halos pagpawisan ako ng malapot habang nilalagari ang kanyang paa. Bigla akong natigilan dahil naramdaman ko ang tila pagkislot ng paa. Oo, gumalaw ito. Nabitawan ko ang lagari at bumagsak ito sa aking binti dahil ano pang masikatan ako. Shit, I hate this. Ayoko na. Sabi ko sabay layo sa kanila. Nakita ko ang palihim ng ngisian nilang tatlo bago pinagpatuloy ni Eric ang pagputol sa paa ng bangkay. I found myself staring at the corpse. Nakita ko kung paanong bumaling ang ulo nito at humarap sa akin ang kanyang mukha. Dilat na dilat ang mga mata. Napakalakas ng nagawa kong pagsigaw dahil sa creepy experience na yon. Oh, come on, Ronald. It's unbelievable. Natatakot ka na ba? This is the funniest prank ever made na gagawin natin. This is just for fun and revenge. Daway sa akin ni Junior habang pinagpapasapasahan nila ang naputol ng bahagi ng katawan. Nagsindi ako ng sigarilyo at nauna na akong lumabas sa lugar na iyon. Nakasalubong ko pa si Mangkanor sa hallway. Malamang ay tinawag na ito ni Junior upang ayusin at linisin ang aming mga kalat. Malapit nang kumagat ang dilim. Malapit na rin dumating ang hinihintay namin. Maisa sa katuparan na ang aming maitim na plano.
Inilagay namin ang kapirasong putol na paa sa may ulunan ng kama. Tinakpan namin ito ng kanyang mga unan. Sinuguro namin na makikita niya ito kapag siya ay nahiga. Nakarinig ako ng malalakas na tawanan bago bumukas ang pintuan. Natigil lamang ang malakas na huntahan ng aking mga kabarkada makalipas ang ilang minuto. Naramdaman ko ang pag-uga ng kama. Naisip ko baka sobra siya napagod sa klase. Kaya diretso na itong natulog at hindi napansin ang hinanda naming sorpresa. Handa na akong lumabas sa aking pinagtataguan nang muling gumalaw ang kama. Oo, nakakubli ako sa ilalim ng kama ni Rebecca. Kaya ramdam ko ang bawat paghiga at pagbangon niya. Narinig kong bumukas ang cabinet. At mula sa aking pinagtataguan ay tanaw na tanaw ko siya. Pumasok siya sa loob ng cabinet, bitbit ang putol na binti. Hindi ako makahinga, pakiramdam ko. Napakainit ng aking katawan at hindi ako makagalaw. Lalo na nang isa-isang pumasok sina Junior sa loob ng kwarto. Malamang ay nainip sa matagal na reaksyon ng aming biktima sa katarantaduhang ginagawa namin. Hinanap nila si Rebecca. At natagpuan nila sa loob ng kabinet ng isang babae na kulubot ang balat. Puti ang mahaba at kulot na buhok. Ang kanyang mga mata ay purong kulay itim. Matalim kong tumitig sa aking mga kabarkada. Hindi nakakibo maski isa kina Alex. Natulala sila sa kanilang natuklasan at nagimbal sa eksenang kanilang nasaksihan. Lalo na nang makitang kinakain nito ang paa na sanay, panakot namin kay Rebecca. Bago pa man makagawa ng ingay ang tatlo kong kaibigan, ay isa-isa silang natumba. At nakita ko kung paano sila nilantakan ng nilalang na yon. Sarap na sarap ito sa pagsipsip ng kanilang mga dugo, pagkagat ng kanilang mga laman, at paglamon ng kanilang laman loob. Sumisirit pa ang dugo kapag tinadukot ng matatalim nitong kuko ang kanilang mga puso. Nanatili akong tahimik sa aking pinagtataguan. Inakpan ko pa ng aking kamay ang bibig ko para maiwasang sumigaw. Lalo na nang isiksik niya ang kanyang tira sa ilalim ng kama, ang lugar kung saan ako naroroon. Mga piraso ng braso, binti at ulo ng kanyang hapunan. Walang iba kundi sina Eric, Junior at Alex. Mabuti na lamang at hindi niya ako nakita. Narinig ko siyang umuungol at pabalik-balik na naglalakad malapit kung saan ako nakakubli. Kilala ko ang boses na yon. Oo, siya nga. Hindi ako maaaring magkamali. Narinig ko na ang boses na yon. Ilang minuto pa nakararaan ay nakita ko kung paano siya nagbago ng anyo habang hawak ang isang librong kulay itim. Mula sa kulubot at nakakatakot na anyo nito ay naging isang napakagandang dalaga na may malapor sila ng kutis. Rebecca, sambit ko sa aking isip. Hindi ko ito gustong gawin sa inyo. Ayoko mang gawin, ngunit kayo ang kusang lumapit. Sabi ko naman sa inyo na ayoko nang maingay. Sorry, hindi ko kayang pigilan na maging isang halimaw. Teka, hindi ba apat kayo? Holy shit. She remembered me. Muli kong bulong sa aking isip. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso ng mga oras na yon. Paano kung makita niya ako? Mamamatay din ba ako katulad ng mga kaibigan ko? Maski ang paghinga ko ay nilimutahan ko, nanatili akong tahimik. Mistulan akong naging pipi tulad ng babaeng kinukot siya namin. Nagkamali ako. Hindi siya pipi. She was just hiding in her disguise for the sake of survival and immortality at para makapanlin lang hanggang sa narinig ko siyang humalakhak.
Bukas ko na lang siya kakainin. Sabi niya bago tuluyang dumilim ang kabuuan ng kwarto. Sa palagay ko, iyon ang pinakamahabang gabi ng buhay ko. Salamat na lamang sa Panginoon at sumapit na mapayapa ang umaga. Lalo na ako nagpasalamat nang pumasok sa banyo si Rebecca para maligo at gumayak para sa kanyang pagpasok sa eskwela. Nakahanap ako ng pagkakataon para makawala sa impyernong lugar na yon. Walang lingon-lingon akong umalis. Salamat sa Panginoon. Lumipas ng maraming taon, tumanda na rin ako sa aking propesyon. Hindi na ako natutupang umibig. Kasabay na siguro niyo ang paglimot ko sa bangungot ng aking nakaraan at sa pinakamamahal ko si Rebecca. Pero hindi na sa mga oras na ito nang ipakilala na sa aming mga doktor ang bago makakasama namin sa ospital na pinagtatrabahuhan ko. Isang napakaganda at batang-batang doktora. Nang magawi ang paningin niya sa akin, ay itinapat nito ang kanyang hintuturo sa kanyang mapupulang labi. Alam ko ang ibig sabihin nun. Shit! Si Rebecca!